Magandang umaga po sa inyo lahat. Sa umaga pong ito, meron po kasing tumawag, multicab mga kaibigan. Muntik daw masunog yung multicab. Tingnan po natin kung bakit po munting masunog yung multicab, kung ano ba ang dahilan ng bakit nag-layup daw wiring. Pupuntan po natin nasa may barangay Lanito, Basod, Camarines Norte. Pupuntan ko po. Samahan po ninyo ako at tingnan po natin kung ano po talaga ang cause kung bakit po masusunog sana yung ano, yung multicab. Tara, samahan po ako. A few moments later. Ayan po, nandito na po tayo sa site. Nandito na po tayo sa sasakyan. Actual po natin makikita yung wirings. Ngayon guys, ang reklamo ng may-ari nito ay umusok. Ayun, na-check ko na po yung ilalim. Wala namang grounded siya guys. Wala naman akong makitang grounded sa wiring. Pero may napansin lang po ako dito sa size of wire. Ang natris ko po dito ay yung size of wire. Napansin ko po. Yung galing sa battery ito, main. Gumamit po siya ng number 14. Number 14 po ito. Napakaliit na ng wire. Ayan. Ayan. Yan, tumagos yan papunta sa ignition switch. Ayan. Yan, magkukos yan ng overload. Ngayon, since ito po ay winiringan ng dati na, hindi siya gumamit ng mga fixed life. Ayan. Nasa relay lahat, dumaan lahat siya sa susian. Yung headlight, yung busina. Ngayon, ang cost nito mga kaibigan, kaya nag-overload. Napansin ko, maliit yung wire. Ayan, maliit yung wire niya. Tapos, yung accessories niya, dumaan lahat siya dito sa ilaw, park light, stop light, wiper. Dito dumaan lahat. Ngayon, yung susi niya maliit. Tapos yung wire niya maliit din. Ayan yung wire. Ayan, ito yung wire. Ito yung ginamit niyang wire. Ayan. Napakaliit yan guys. Ngayon, ang gagawin po natin dito, pabili na po ako ng heavy duty susian. Eto. Nagpabili po ako ng number 10. Ito pong number 10, kaya na po yan. Yan, materials po natin, number 10. Sunod na materials po natin, yung ignition switch, heavy duty. Okay po yan. Tapos, siyempre, mag-adapt tayo ng i-terminal. Yan po ang napainis ko po dito sa sasakyan na ito, overloading mga kaibigan. Wala naman grounded, pero pag umaandar siya guys, yan, umaandar siya, umiinit yung susian. Kasi sabihin, lahat ng load dumaan sa susian. Ngayon, may hirapan to, maliit kasi itong susian na ito. Kaya papalitan natin siya ng heavy duty. Ayan, malaki. Malaki na siya para kahit dito sila dumaan lahat, accessories, hindi siya mag-iinit. Isa pa sa napansin ko yung size of wire na ginamit. Ayan. Ay, ito. Number 14 lang ito. Maliit lang yan. Palitan natin ang number 10 ito. Ito yung tamang sukat niya, malaki. Para hindi siya nagkakaroon ng resistance. Pag malaki yung wire, yung resistance niya ay bumababa. Pag lumiliit yung wire, nagkakaroon ng mataas na resistance. Bumabagal mga kaibigan yung circulation ng kuryente papunta sa accessories mga kaibigan. Pero pag malaki siya, mabilis yung amperahe niya. Mas mabilis tumatawid yung kuryente niya. Hindi siya mabibigatan yung mga accessories niya mga kaibigan. Palitan na po natin isa-isa. Ayan po, nakita ko. Ito po yung supply niya. Ayan. Yan, mag-iinit talaga yan. Kasi yan, ito yung main. Dapat yan, malaki ang wire. Dalawang number anong ginamit. Dalawang number 14. Yan. Babay pa sila po natin. A few moments later. Ayan po mga kaibigan. Ito na yung supply galing sa battery. Ayan, ito na yung magiging B battery natin. Ayan, siyempre mas maganda lagyan natin ito ng I terminal.
heavy duty yung A-terminal na nabili ni Kuya. Kasi pag pinupulupot lang sa bolt, nagiinit din. Ito nakadubulak ito. Mas maganda po nakahinang para walang loose connection. Ayan, nagamit na naman po natin yung DIY soldering iron. Gamit lang ang battery. Ayan. Malaking bagay. Unang ikabit natin B battery. Ito na yung galing sa battery. B battery. Yan, unang ikabit. Galing na ito sa battery mismo. Kung mapapansin po ninyo yung connector, yan. Pagka umiinit, pagka matagal na umiinit yan. Kung sabihin, loose connection na yan. Kaya inalis ko na yan. Babaypasin ko na po ito. Saka tayo mag-troubleshoot. Hanapin na natin ang supply niyan. Ayan po. Ayan, hininang ko po yan. Hininang. Ayan, purpose po niyan kaya nakahinang yan. Hindi siya mag-init. Tapos, walang loose connection. Ayan. Mapapansin po ninyo yung tinanggal ko ito. Ayan. Nalulusaw na yung mga ano niya. I-terminal niya. Female terminal. Ayan, direct ako na. Ayan. Simula ko na po tayo sa pag-testing at pagkabit ng connection. Una siyempre, kabit na muna natin yung tester. Tester natin sa ground. Ayan. Tape muna, mag-tape muna.
Ayan. Once na kumpleto na yung connection, kapit muna natin pansamantala yung positive. Ito na yung pinagmula ng susiyan. Kapit naman natin. Ayan. Check natin isa-isa kung ano ang function ng wire. Ito na yung spark lang natin. Yun. Ito yung accessories. Ito yung isa ay ito yung sa router. Dalawa yan. Pagsasamahin na natin. Ayun. Wala siyang start. Gusto sabihin, pag hindi siya naka-on, hindi siya mag-i-start. Iba ang connection nito. Ang pagkakadesign ng wiring. Subukan natin. Ito ang start. Oh, ito ang start. Ito ang start niya. Lagyan natin tanda. Ito yung magiging on. Ito yung magiging accessories. Ayan oh. May field. Kaya may spark ito. Ayan. Magkasama na yan dalawang yan. Pukoneksyon na natin. Itong dalawa, magsasamahin na natin. Accessories sa kaon. Ito yung magiging start. Since ito yung wala naman heater. Wala naman heater ito guys. Koneksyon na natin. Itong M. Itatakyan na M. Ito yung magiging natin. On. On accessories. Ayan. Pag tinisting natin yung may susi. Pag naka-body ground yung ito yung clamp ng tester. Pag naka-body ground yan. Lalabas yan sa on. Ayan. Yung on natin. O, ito yung accessories. Ayan. Ito yung magiging start niya. Start. Ito heater, wala naman heater ito, gasolina ito guys. Okay, wag. Ayan, yung nilagyan natin ng tanda, binaluktot ko yan. Yan ang gagawin natin na S. Ito yung S, start yan. Yan guys, pag tinakabit ko yung wire na yan, tinatanggal ko muna ang ground para hindi, for example, magkadikit yung dalawa, hindi umistart. Yan, try natin. Start. Naka-off ko yung gasolina po. Day. Day. Are you sure about that? Yeah.
Lalo pa yung pakaya siya. Malamig pa. Ito na yung koleksyon natin. Bukan nating hawakan kung mag-iinit pa yung susiang. Kanina hindi ko mahawakan yung susiang. Guys, mandar na. Ayan guys, tapos na tayo. Mag-aasimbol na lang tayo niyan. Kakabit ko na lang yung dito. Dito sa susian. Kakabit ko na lang yan dito sa susian. Tapos lagyan ko yan ng ito. Lagyan natin yung fusible link. Fusible link, basta may mag-ground puputok. Hindi masusunog yung multi-cup. Ayan. Ito kasi yung main. Lalagyan ko siya ng fusible link. Mamaya papakita ko sa'yo. Ayan guys. Ayan dito po yung ating pong customer. Nandiyan po si Tatay. Tinatanong sa akin ni Tatay kung once na nasunog daw yung ano, yung wiring, ano po ba ang una nating gagawin, mga kaibigan? Tanong sa akin ni Tatay. Ngayon, sabi ko po, first na gagawin natin, patayin muna natin yung makina. Ano po? Dapat mamatay muna yung makina. Sumunod po, tanggalin natin yung negative or positive para yung kuryente hindi tumuloy. Yung kasing iba, guys, pagka ano po, pagka minsan po yung driver nalilito na. Nalilito. Ngayon natakbo na. Wala, hindi alam ang gagawin. Hindi alam ang gagawin. Natakbo na sila kasi baka sumabog at gasolina. Kaya nga. Ang ginagawa natin po diyan, dapat po una patayin yung makina. Sunod, battery, agapan po natin yung battery. Tapos kuha tayo ng yan, pwede na kung may tubig, tubig o kaya naman may yung kaya tawil na may ano na basa, ganun, ihatak lang natin. Pero yun ang pinaka the best, mga kaibigan. Ibawa na ground. Siyempre tatakbo yung mga ano diyan. Magliliyab siya. Pero titigil yung mga kaibigan kahit yan lumiliyab na. Pag namatay mo yung makina niyan, titigil agad diyan, tapos tanggalin mo yung ground. Kaya positive. Okay po, maraming salamat sa pagtutok sa ating panibagong vlog. Papainalize ko na lang po ito. Salamat po sa pagtutok. Huwag pong kalilimutan i-subscribe po ang aking pong YouTube channel, Sandy Torres the Electrician. Magandang umaga sa inyong lahat. Mabuhay po tayong lahat.